Ako po si Maria Arlet. Ang trabaho po ng mama at papa ko, nagtatanim po sa bukid at sa bundok. Dito po sa amin, mga ito, malagang pagtatanim po. Doon po kami kukuha ng mga kakain namin araw-araw, mapambili ng gamit ng mga anak namin na nag-damit. Kung ano man pangangailangan sa school, kain baon, pamasay pa po nila sa malayo. Alas naghihiraman po sa isang lapis eh. Hindi na lang po namin binibili yung baon po namin. Or minsan po, maglakad na lang po kami para magawa lang po yung mga pinapagawa po ng mga teacher po dyan sa amin. You see all the hardships that unimaginable sa tulad natin na hindi nakaranas ng kahirapan na yun. Nakikitira lang po kami sa dito, sa bundok po. Kasi wala po kami sarili lupa. Paano na po yung mga anak namin hindi makapagpaaral? Si Catalina Kundi Carino, tribal chief din po dito sa community po. Pinagmulaan namin ng mga aita ay sa Pinatubo. Kaya po napadpad po kami dito dahil sa putok ng vulkan. Yung dati naming lugar doon sa Pinatubo, nadaanan ng lahar. Ang ninuno namin po ay bumaba dito sa Barong Binuklutan po. Kaya po dito na rin po kami lumaki, dito na rin po kami nagkaanak. Kami po ang mga aita, magbahag, malong, nakapaa. Yun talagang tunay na aita po. May pag-iisa. Pag may problema ang isa, dinadamayan po yan. Kung naiwan ang isa, hindi iiwanan ng lahat. They commonly grow various types of vegetables. Corn, mapahalaga sa kanila yan. Organic farming siya. Yun ang edge ng kanilang produce. Ang kinakamba ko po, yung wala kaming permanenteng tirahan. Nangangamba pa po na baka hindi makapagpatuloy ang pag-aaral ng aking anak namin na nag-aaral. I'm Shang San Pedro. I'm a volunteer of the INEAN Project. The challenge at the moment is due to the multiple relocations needed, they need to start again from scratch. Hindi makapag-aaral ng ilang buwan, mamaya lilipat na naman, parang hindi makapag-street din talaga. Karapat dapat na makapag-aral din sana yung mga anak namin para hindi na sila matulad sa amin. Dahil sa hindi nagapag-aral, hindi makapagsulat. Kaya nagtatago dahil sa ganyang kakulangan sa kaalaman. All throughout the country, madaming burning issues na kinakaharap ng lahat ng katutubo ng Pilipinas. Matagal na panahon na na-left out sila. And during my stint here in Zambales, I've seen all the hardships that is unimaginable. They can't even send their kids to school. Because how can they, when their primary concern is put food on the table? Lupa pong kailangan talaga namin. Masasaka, tsaka talaga masasabi namin pag umaer namin talaga. Kung may sapat naman po kang hanap buhay, kahit po mapalayo po kami, at least po, mapagpatuloy po yung pag-aaral nila. Pag nakapagtapos po ako ng pag-aaral po, makakahanap po ako ng magandang trabaho. Matutulungan ko po yung sarili ko at pamilya ko at yung komunidad po namin mga katutupo. The reason for the proposal is really a way to help the community as they relocate or transfer to a new area. Dumating si Bayanihan Project na tumibigin ng tulong. Sabi ko sa kanila, umakyat tayo sa bundok. Doon mabubuhay tayo. May matatanim natin, makapaglinis tayo, hindi tayo aasa dito sa patan. Sobrang tuwa po namin dahil hindi namin akalain po na may tutulong pa sa amin na ganun na tao na Bayanihan Project. The first project consists of food pack distribution of palm tools, equipment, and seeds. So, that's what an animal dispersal. Apat na kalabaw,
dalawang kariton po, kalaykay, isprihan po, mga buto ng sitaw, mais. Sobrang dami po na ibigay po nila. Yung water po, malaki pong tulong sa amin yun. Doon po kami kumukuha na maglaba, mag-igib. May panulam na po kami doon. Nakapagbinta po kami. May pambili na kaming lapis at papel. May pamasay na po yung anak namin sa school. Describe this community as a very resilient community. That help that they got brought out, that spirit to survive. I know with the opportunities and the capital, the funding support that will provide, couple that with their ability and can-do attitude, I know definitely this would help them. Madami na akong project na hinawakan sa NCIP. Ito is one of a kind. Walang strings attached. Wala silang ihingin sa community. Makita lang nila na nag-prosper si community, nagkaroon ng better yield. Kaya ngayon, naggagasak kami dito sa bundok. Kaya lalo't magbibigay sila ng mga binis sa amin na halos wala din kami isipin na ibalik sa kanila kung hindi yung pagtityaga namin ang dapat din na maipapakita din namin. Makakaasa po kayo na gagampanan po namin ang inyong sinimulang. Para sa ganun naman po, may pagmamalaki nyo kami. Balang kasasusunod ng henerasyon o anong buwan. Para makikita nyo naman po kung paano ang sikap namin mga aitang katutubo po. To our friends and donors, to the Bayanihan Project, and to the people behind the Bayanihan Project, really, thank you for all that you do. Maraming salamat po sa Bayanihan Project po. Bayanihan Project po, maraming salamat po sa inyo. To Bayanihan Project, kami po ay lubos ang pasasalamat sa inyong walang kapalit na pagtulong sa amin. Thank you from the bottom of our hearts.